to ha, very personal to. 'Di ba? Isip, pag nasa labas kayo, kung kailan naman nasa labas kayo, doon sumasakit yung tiyan niyo, right? Hello! Good morning mga kaprigadas! Lucky Mommy here again. If you are new to my channel, please do like and share. And please subscribe so you can help me reach my goal. And para makapagtulungan tayo, you can comment on my comment box below para marami tayong matututunan. Today, ang topic natin ay ano yung must-have in your bag? Ako bilang mommy kasi, actually mula nung nanganak ako, eto na talaga yung mga dala-dala ko sa bag ko. Mahilig ako mag-recycle. And to save Mother Earth, kailangan tayong mag-support dun sa mga ginagawa ngayon ng mga tao or even yung mga stores to prevent na gumamit ng plastic. So, what do I have in my bag? Ay, ang ingay ng mga aso ko. Minsan, ang bag ko, isang malaki or isang maliit. So, depende kung saan ako pupunta. Ay, ang ingay. Going back, normally, tuwing lalabas ako, depende. Kung medyo matagal-tagal akong nasa labas, gusto ko kasi medyo malaking bag. Ayan, ganyan. Ganyan kalaking bag. Kasi sabi nga nila, parang andito na yung bahay ko. Hindi kasi ako nakakaalis ng walang gamit sa loob ng daladalam lang purse. Hindi ako pwede sa ganun. And another one is yung lang, yung magpupunta ka lang sa mall, magbibiling ka lang, ganito lang kaliit. Number one, ano yung nilalagay ko sa maliit kong bag? So, may mga binibigay sa atin na mga bags pag Pasko, inilalagay ko siya sa bag ko. Yung mga ganitong bags, pag-giveaway ng mga company, karamihan ng mga stores talaga, puro ang mga binibili mo sa supot na lang, they encourage the customers to bring their own eco bag. Para nga naman, hindi nagagamit ng plastic. So, dahil doon, naglalagay ako ng mga ganito. Actually, malaki to, pero natutupi mo siya ng maliit siya. Ayan. Bakit lagi ako may ganito? Kasi may mga times, aminin natin, minsan yung biglang pupunta ka sa mall, may bibilihin ka, nakasupot. Pag malayo ang bahay mo, makikipagbungguan ka sa bus, yung supot mo, mapupunit na. Oh, hassle yun, nakaka-stress lalo na kung tayuan, yung siksikan kayo sa loob ng bus, tapos wala ka namang dalang bag, hindi ka kasya sa bag mo, di ba? So ito, importante to. Importante dito, lagi ka may pamaypay. Siyempre, di ba? Karamihan sa atin, wala namang sasakyan. Tapos, ang transportation ay minsan bus or jeep. Diyos ko dahi, lalo na pag-uwian, siksikan. Mamamaypay ka na lang. Kasi yung aircon hindi na kinakaya, tapos nakatayo ka. May isang beses nga, yung bata, dahil nga siksikan, tapos ang init na, iyak na siya ng iyak. Siguro hindi siya sanay na nagta-travel. So, ang nangyari, pinihiram ko siya ng pamaypay. O, hindi na katulong ka pa. Kung maliit na payong, ayoko ng maraming hawak sa kamay kasi nakakalimutan ko. Aminin nyo, minsan kapag may dala-dala kayo, nawawala ninyo dahil nakakalimutan nyo may dala pala kayo sa kamay. Okay, so, payong na maliit, ayan, meron ako. Next is, sunscreen. Importante to kasi everyday kahit walang araw kailangan na gumagamit ka. Pero teka ha, sandali. Hindi lang to yung may mailagay ka lang sa mukha. Kapag naglagay ka ng sunscreen, hindi yung dampi-dampi lang. Dapat marami. The more the merrier. Kasi yun nga, pang shield to ng init ng araw na nakakasira sa skin mo. That's the next one. So, dahil nga ngayon, importante yung meron ka ng alcohol. Ayan, na inilalagay ko sa spray. Para spray-spray ka lang ng ganon. O, di ba? Meron ka na sa kamay everyday. Lalo na kung umaakit ka sa bus, na hinahawa ka ng at least meron kang panlaban kahit papano.
Next to that is face mask. Importante to, may extra face mask ako lagi sa bag. Yun nga, importante kasi nga ngayon, dahil nga may pandemic, di natin alam kung ano yung pwede mangyari. Meron akong hiwalay na wallet. So, pag maliit yung bag ko, ito, lalagyan ng barya. Tapos, yung mga papel ko, may mga bulsa ako dun sa bag ko. Sinaseparate-separate ko. Hindi ako nagdadala ng wallet kasi ang wallet ko, lahat ng valid IDs ko nandun. One time na wala na ako ng wallet, papalit ka ng panibago. Pero kapag may malaking bag ako, may lalagyan ako ng barya, may dala akong wallet. And ang importante is dapat may ballpen tayong dala, one or two ballpens. Kasi 'di ba, nakakainis kaya yung ganun na minsan pupunta ka sa bangko or kahit saan na kailangan kang pumirma or may payslip kang pipirmahan. Hindi ka makahanap ng ballpen, lalo na sa mall. So, dapat tayong ready lagi. Kasi, lalo na, limbawa, babayad ka ng mga utilities, yung mga Meralco bills. Pag nag-fill up ka ng payslip nila, at ang haba ng pila, at hihingi ka doon, at doon ka sa harap mag-fill out ng form, aba, eh, naunahan ka na ng iba noon. So, at least, di ba, kapag may sarili kang ballpen, humingi ka lang ng payslip, saan nga, kumukuha ko ng marami, tapos inuwi ko, para pag magbabayad ako, nakapila na ako. Di ba, mas tipid sa oras yon. Sayang kasi ang oras yon, isa pa yon. Ayan, bimpo. Sa labas, ang init palagi. Pag maglalakad ka lang doon, makikita mo, tagaktak na yung pawis mo talaga. Alam mo naman yung damit mo yung pamunas mo, di ba? Nakakainis. At saka ang lagkit kapag ang dami mo pawis sa mukha, tumutulo na. Lalo na pag nakasalamin ka, sa totoo lang, di ba may mga times sa pag nakasalamin ka at pawis na pawis ka, minsan sa salamin tumutulo yon. So, na-experience ko yon. So, ayoko. Gusto ko may bimpo akong sarili, di ba? So, para pagka may napapawisan na ako, at least napupunasan ko. Oh, another one is, minsan, pag nasa labas ka, hindi ka naman laging nandun sa loob ng mall o kaya ng grocery na may aircon, meron akong facial powder paper. Okay, so pagkatapos ko magpunas ng mantika, di ba, sa mukha, ayan, so kailangan mo rin ng may ganito para oiliness kasi is next to ugliness, di ba? So, iwasan natin yon. Eto ha, very personal to. Diba? Isip, pag nasa labas kayo, kung kailan naman nasa labas kayo, doon sumasakit yung chan niyo, right? So, ako talaga, di ako nawawala ng baby wipes. Kahit anong wipes. Kahit na pang makeup na wipes, pwede yun. Basta basa. Diba? Kasi pupunta kayo sa CR, doon kayo gagawa ng milagro. So yun, kasi medyo mahina ang chan ko. So, konting anetch lang. Alam mo na, kailangan ko si, ano, kaya nga best friend ko yung CR. Kaya nga yung mga facilities, nagiging kaibigan ko na dahil nga sa, you know. So, yan, wipes, importante. Next to that is, eto na, yung mga gadgets. Especially kasi yung karamihan ng cellphone ngayon, next, maliban nga lang sa bagong inano ng, ewan ko, kung iPhone kayo. Kasi ang iPhone 11 Pro, 5 hours extra yung tinatagal ng battery ng cellphone. Pero kung hindi naman, di ba, may mga times ilang oras lang lobat ka na. So you need to have your own power bank na talagang fully charged siya. Tapos may extra charger ka rin, ganyan. Ayan, charger na ganyan. Tapos may extra cellphone din ako na naka-charge just in case, di ba, kung ano man. And lastly, basta marami akong ano, earphones. Siyempre, lalo na kung pa-uwi ka, tapos nasa bus. Bored ako pag wala akong ginagawa talaga eh. So, alam mo yun, yung parang addict na kailangan may gawin ka or kaya may kailangan may notebook ka para mag-drawing ka ng gano'n. So, ito yung mga importanteng laman ng aking bag. Sa mga makeup, ang extra ko lang doon is magkaroon lang ako ng lipstick
And then, eto lang, fresh powder. Tapos na, hindi na ako nagdadala ng makeup. Basta makapag-makeup na ako, yun na yun. Kasi maganda yung makeup ko naman, tumatagal siya the whole day. Next ko yun gagawin. So, yun lang lahat ang must-have items ko sa bag. Aminin nyo, lahat ng sinabi ko, importante yon. At lahat nun, alam ko na kailangan nyo rin yon sa bag ninyo. Ang importante sa akin, yung magagamit ko talaga, yung hindi ako mahahassle or hindi ako mahihirapan. Ayoko kasi nang nahihirapan ako tapos wala akong magawa, kailangan kong bumili. Yung ganun, ayoko nang ganun. So, kailangan laging handa. Tandaan nyo, naging Girl Scout din kayo nung elementary or nung high school kayo. Yan, dagdagan nyo ng vitamins kung sakali. Kailangan nyo rin yun. Dali nyo na yung bahay nyo. So, yun lang. Anyway, so, yun yung laman ng bag ko na pwede nyo rin gawin na gawing laman ng bag ninyo. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo yung topic natin today, a must-have in your bag. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. And if you have any comments, please do so. Na-appreciate ko na nagko-comment kayo. Please see my Instagram and Facebook as well if you wanted to pa-review yung products nyo. That as well. Thank you so much and bye. See you.